what it means to have second chances. Practically, yung second chance, hindi na mauulit yan. And it happens very, very rarely. So, nandito nang meron tayong chance, they're among the very few na nagkaroon ng chance na pumalik. Ibuhos na natin yung alam natin. So, yung kaya natin gawin, gawin na natin yun. Hindi pwede yung dating culture na pwede na. So you will notice if I demand output, outcome. So, hindi pwede sa akin na yung accomplishment ko ay attendance to meetings. Hindi mo yun. O kaya conduct of activities. Yung conduct of activities na yan, dapat mag-result sa isang outcome. Hindi pwede mahulit na yung meetings lang ang binibilang, activities ang binibilang. So, kailangan naka-link yung activities na yun. Ano talagang pupuntahan yan? Ano kailangan natin ma-achieve? Why are we doing these things? So, you need to keep in mind yung outcome. So, kailangan na doon yun. Laging nandoon. Kasi, sayang yung oras natin, sayang yung resources natin, sayang yung ginamit na utak para gawin yun. Kung wala lang din siya, outcome. And this is important because yung pera natin is the pera of the regional government. Medyo pwede pang ipatawad yung magagawin ng panahon kung saan nagahabol tayo ng disbursement rate kasi babalik sa national government yung pera. This time around, yung operation decision ng Black Grant ensures that the share that we get from the national government is a money that goes into the Bangsamoro and it never reverts to the national. So, hindi yung dahilan na maghabol tayo ng disbursement rate. Kailangan ng strategic yung gamit ng pera. Kasi yung pera yun ay para yun sa development ng pagkatao natin. Kaya na may matulong sa ministry kasi kukunti lang manipis yung tao kaysa dun sa program. So, kakailanganin natin yung every person inside the ministry really deliver. Wala ko kayong panahon na turuan nyo yung katabi nyo. Kung tuturuan pa natin yan, ubos panahon natin. So, we need people who went through the training so that when they get into the ministry, they know what to do. Kasi kung magtuturuan pa tayo nito, wala na tayo. Hindi natin kaya yun. Second chance na natin ito, and this is true not just for us, but also for the Bangsamoro. We signed the line of peace agreement in 1996. Where pa tayo ngayon? Kung tayo na panibagong institution, pagka wala pa nangyari sa atin, kawawa yung masusunod sa atin. Wala na po maniniwala sa mga Bangsamoro. We cannot even mobilize our own people. If we cannot deliver